Hello mga lovely people, welcome to Cucina di Pici. Today ang i-share ko po is pan-grilled pork. So, ito po yung mga ingredients. Meron tayong tatlong slice of pork. Ayan, mga around almost 600 grams po. And then we have lemon, half slice. Rosemary, you can use dried rosemary. And then meron tayong crushed black pepper, okay? And then 4 cloves ng chopped garlic. And then gagamitin natin ng aromat. You can use magic syrup or asin. And then extra virgin olive oil, Maggi seasoning, Kikkoman soy sauce. Kung meron kayong silver swan, mas okay, 'di ba? And then so ang gagawin natin yung procedure. So sa isang bowl, lagay lang natin nga dyan yung chopped garlic and then 1/4 teaspoon ng crushed black pepper. And then susunod dyan yung mga 3/4 teaspoon ng aromat. Ayan. After ng aromat, dadagdag na rin natin yung yan, yung rosemary natin. So, gaya ng sabi ko, pwede po kayo gumamit ng dried rosemary. Available po yan dyan sa Philippines, sa mga supermarket. And then, after ng rosemary, pipigain na rin natin dyan yung half lemon natin. Ayan, so, medyo mahaba ang video na ito. Ayan, so, ayan po yung half lemon. Saka kabaliktad-baliktad ko ng ano, ng karne, saka ka-flip ko ng flip. Tapos laging kinukunan, umabot tuloy ng almost 11 minutes ang ano na ito, ang video na ito. Ayan, so nilagay na po natin yung lemon. Kasi dyan po natin ibababad yung karne natin. So after ng lemon, lalagyan na rin natin ng Kikkoman soy sauce. Yun. Kaya nga nang sabi ko, kung meron kayong silver swan, dato puti, okay, mas okay po yun. Ayan, and then yung Maggi seasoning natin. Diyan sa Pilipinas, meron din yata ang Maggi. Hindi ko lang napansin kasi yung lagi yung binibili diyan sa Pilipinas, yung Knorr. Ayan, so, tansya-tansya lang, siguro mga nasa 2 tablespoons yung nilagay ko. And then, konting extra virgin olive oil. Ayan. Actually, para hindi magtuyo yung meat. Pero okay naman sana. Okay. Kasi lalo na't may konting taba-taba yung karne. Kahit ano, optional lang po yung, ano, yung extra virgin olive oil. Tapos ayan, halo-halo lang ng mabuti. No? Tapos pagkatapos mamix ng mabuti, ready na yung marinade natin. Lalagyan na natin yung karne natin. Mamasahin na natin. Ilulublob natin. Ayan. So, hanggang mahilo siya dyan sa dami ng bawang. So, iano lang natin lahat. Masahiin lang natin yung tatlong peraso nating karne. Ayan. So, sige. Dagdag mo pa yung pangatlo, Day. Ayan po. O, diba? Ayan, sige. Ipahid mo yan. Ayan, papahid natin. Ayun. Magandang voiceover eh, kasi pwede mong awayin sarili mo, no? Ayan. After nyan, tinakpan ko lang po ng pinggan. Tapos, naghintay ako na, binabad ko lang ng mga 30 minutes. And then, after 30 minutes, ready na siya, kaya ano, nag-ready na rin ako nung pinag-ihawan ko sa kanya. Ayan. So, pinainit ko na. Tapos, since na-miss ko yung pagkain Pilipino, kaya sinabayan ko na rin ng inihaw na talong. O, diba? Ang sarap. Tapos, ang nangyari, ako lang yung nag-enjoy sa inihaw na talong. Yung kasama ko, kamatis lang ang kinain. Ay, hindi kumain pala siya isang peraso. So, ayan, ready na nga yung ano natin, yung pan natin. O, oh, diba? Ang tawag dyan.
So, ilagay ko una yung talong, mga talong. Ayan, actually, dalawang perasong talong lang yan. Ayun, so, para sabay-sabay na, no? Para isang anuhan na, isang salangan na. And then, after nyan, naglagay na rin ako ng dalawang perasong karne. Inihaw ko na. So, ang bagal ko naman, nasa na ba yung karne? Ayun. Ayan po. Tapos, yung pangalawa, kasi diba sabi ko nga dalawa. Kaya, ba't ang bagal ko dito sa beginning stage ko? Kaya, ayun. Mababagot yung mga manunood. Diba? Tapos, nakakatawa pa sa inyo. Mas marami pa pang viewers na hindi nakasubscribe kasi sa subscriber ko. Siguro mga robot ito, mga subs, mga 300 subscriber ko. Tapos yung 19 na subscriber ko, yun, siguro yun yung silang mga lucky person. Lovely people. So, nilagyan ko lang po ng marinade sa ibabaw kasi po, kung alam niyo po, wala pa po akong brush. Kaya para-paraan lang po yan. Ano po? Ayan, so, binaliktad ko na rin si talong. Ano na bang nangyari? Sa kakachika ko, hindi ko na napansin itong ginagawa kong ano, video. Ayun, luto na pala yung mga talong. Inihain ko na. Tama ba? Inihango ko na. Ayun, so, ayan, babalik na rin natin si Carmen kasi yung side na yun, medyo okay-okay na. Tapos, huwag kayong magtaka sa video na ito na kailang flip tayo ng Carmen. So, huwag kayong mahilig ka. Ayan, so, tapos ang usok-usok niyan. Kaya, ayun. And then, ayan nga, nilagyan na naman natin ng marinade sa ibabaw para syempre mas malasa. Ayun. Ano? Yun na nga sabi ko, wala akong brush. Kaya ganyan na yung ginagawa ko. Para-paraan lang muna tayo dito. And then, pagkatapos niyan, okay, tapos ako, binaliktad ko na naman. Diba? Sinit ko na naman yung karne to make sure na maganda talaga yung pagkaluto niya. Kasi, pork eh. So, hindi naman kagaya yan ng beef. Kaya yun, na may pa, medium rare, ganyan. Ano po ba yan? Well done, ganyan. So, yung pork at chicken kailangan talaga. Maganda yung pagkaluto niya. And then, yung talong natin, pansinin naman natin. Kaya yun. Tapos, yung talong din, syempre, hinilo-hilo ko rin sila sa kakabaliktad, di ba? No, baliktarin ko na naman yan. Ayan. Tapos, pinipindot-pindot ko pa yan. Ayan, luto na. Nakaluto na tayo. And then, susunod natin dyan yung pangatlong slice natin. Yan yung last. O, ayan yung malapit na kayong matapos manood ng video na to. Huwag kayong mabagot dyan. Tapusin nyo ha. Sa pilitan. Ayan na po yung last slice natin. So, ayun. Ang point ko lang naman dito, sharing lang po, yung mga simple recipe lang, ganun. At saka, dahil nang lagi kong sinasabi, it's not necessary po talaga na sundin nyo lahat yung procedure and ingredients. Pagkaroon lang po kayo ng idea kung ano po ang lulutuin nyo. Yun lang po yung purpose ko sa mga videos ko. Diba? So, ayan. This is procedure lang naman ginagawa ko, no? Sana pala, hindi ko binidyo lahat. And then, so, ayan po, yung talong, parang last batch na rin po yan. At na, after yan, luto na rin sila lahat. Nilagyan ko lang ng, ano, ng tawag nito, ng kamatis. Tsaka, inimplahan ko lang ng konting asin. Tapos yung natirang lemon, nilagay ko rin. Pero nilagyan ko pa rin ng konting suka. Ayan. So, at saka ng fresh sliced parsley. Sa parsley, nilagay ko rin sa talong. So, yun.
and then konting mag-seasoning pala. So ayan nga, binaliktad-baliktad ko lang, kiniklip-klip ko lang yung karne natin hanggang sa nga magandang pakaluto, lalo na itong perasong ito, medyo makapal siya. Ayan. So luto na rin yung last na talong natin, ay talong, last na karne pala, last slice. So ayan na yung mga talong na kamuntik pang masunog. O, nagaya nga ng sabi ko, ako lang po ang enjoy na enjoy dyan. Oo, diba? Si Bossy nga isang peraso lang ang kinain at yung kamatis. So, ayan na po yung finished product natin. O, diba? May pag-garnish-garnish pa. So, mga lovely people, kahit po pag ganito-ganito lang po mga sinishare ko sa inyo, sana po ay may natutunan kayo. At thank you for watching po. And please don't forget to like, share, and subscribe. God bless. Ciao, ciao!